Di na ako papayag na muling mabawi. Ating kalayaang kay tagal na nating miti. Di na papayagang mabawi muli. Hello mga kababayan, isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat, sa lahat ng mga nasa Pilipinas. Hello, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa lahat ng mga OFW sa ang lupalop man po kayo naroon, isang mapagpalang araw po. Ngayon, gaya nga nung aking maiksing inawit kanina, no? Natatandaan niyo pa ba yung awit na yon? At alam niyo ba kung anong petsa ngayon? Today is February 25, no? Ito yung kanilang, sabi nila, is 36 years, no? 36 anniversary ng EDSA Revolution. Gaya nga nung aking saraan nakalagay sa thumbnail ko, dapat pa ba natin gunitain ang EDSA Revolution? At gaya ng tanong na marami, ano ba ang ganda, buti na naidulot ng EDSA Revolution? At ano naman yung hindi mabuti na naidulot itong EDSA Revolution? So, allow me to content this 36 years anniversary ng EDSA Revolution today on my blog. Pero bago yon, meron lang akong gustong linawin, ano? Gusto ko ring ituwid. I hope sa pamamagitan ko, kahit papaano ay marami ang matuto, no? Unang-una yung sinasabi nila na itong people's power, itong EDSA Revolution, ito raw ang nagpatalsik sa dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos, which is totally I disagree. Bakit? Dahil hindi naman yung people's power o itong tinatawag nilang EDSA Revolution ang nagpatalsik sa dating Pangulo. Dahil let's not use that term na nagpatalsik. Dahil hindi naman napatalsik ang dating Pangulo. He stepped down, no? Bumaba siya sa pwesto because of heroism, no? Ayaw niya kasing dumanak ang dugo. Ayaw niyang masaktan ang mga Pilipino na naroon sa EDSA that time. And take note na itong bilang ng mga tao sa EDSA during that time, 1986, wala pa ito sa 10% ng populasyon ng Pilipinas, no? Sapagkat itong mga taong ito ay ilan lang sa bilang ng mga naroon sa Metro Manila at mga karatig na probinsya. So hindi ito yung majority ng populasyon ng Pilipinas. Kakaunti lang ito. But despite of that, ayaw ng dating Pangulong Ferdinand Marcos na dumanak ang dugo at masaktan ang mga tao na naroon sa EDSA. So, hindi totoo na dahil sa people's power, napatalsik ang dating Pangulo. No, hindi po totoo yun. Yun ay walang katotohanan. Ngayon, let's proceed on that EDSA Revolution. Ano ba ang naidulot nito? Meron ba? Meron ba maganda na idulot ito sa demokrasya ng ating bansa? Personal opinion, sapagkat during that time, 1986, as far as I can remember, nung nabubuhay pa ang tatay ko, nanonood kami sa television, no, pinapanood namin yung nangyayari sa EDSA. At sa abot ng aking makakaya, babaliktanaw ako, wala akong maalala doon na ano, na kumbaga eh, panawagan ng dapat ba may babago sa gobyerno, dapat ba may bago sa pamahalaan, dapat ba may mabago sa paraan ng pamumuhay ng mga Pilipino. Wala, ano. Sapagkat ang alam ko doon, sa naalala ko, itong si Enrile, si Ramos, dahil sa takot nila doon sa kanilang maling akala na ipahuhuli sila ni Ferdinand Marcos, ay nagaklas sila, bumaliktad sila,
At hindi people's power ang dapat na magnaganap, no? Kundi kudita lang, isang simpleng kudita lang, no? Pero anong ginawa? Lumapit sila sa mga pare. Tapos itong mga pare na nawagan, di ba? At meron pang promotion that time, no? Yung McDonald's at saka Jollibee, yung free hamburger ata. So yun ang dinagsan ng mga tao. Ang mga taong naroon, hindi talaga politically aware doon sa magaganap, no? Kaya dumami yung mga tao, eh. Pero ang kagandahan nun, gusto sanang i-disperse na ni Fabian Berno yung mga tao. Pero ang sabi ni Pangulong Ferdinand Marcos, disperse the people but don't shoot them. Ayaw talaga ni Ferdinand Marcos na magkaroon ng madugo during that time. Ngayon, may nabago ba? Ang tanong is, may nabago ba sa pamumuhay ng mga Pilipino pagkatapos ng EDSA Revolution, pagkaupo ni Ginang Corazon Aquino? Malaki. Totoo yun, malaki. Maraming nabago. Ano ang unang-unang nabago? Yung paraan ng pamumuhay ng mga Pilipino. Kasi inabutan ko rin, no? I am on my second year high school, 1986. So kahit papano, mulat na ang aking kaisipan, malawak na ang aking pangunawa, naiintindihan ko yung ganda ng buhay during that time. At yung biglang pag-ikot, no, ng way of living ng mga Pilipino. After 1986, biglang bumulusok ang pamumuhay ng mga Pilipino. Biglang bumaon hanggang sa nalugmok. Hanggang sa matinding kahirapan ang naganap sa Pilipinas. Yan ang isa sa pinakamalaking pagbabago after 1986 Revolution. At marami pang iba, no? Sa kasaysayan, pagkaupo na pagkaupo ni Corazon Aquino, no? Yung kasaysayan mula 1986 pabalik, no, pabalik, binaboy nila. Kaya itong mga kabataan ngayon, yung mga millennial kids na tinatawag, na ang kaalaman tungkol sa Pilipinas ay nagmumula lamang doon sa mga libro na binabasa nila, sa mga aklat na kung saan itinuturo sa kanila sa paaralan, mga maling kaalaman na. Kaya marami tayong mga kabataan ngayon, ako nagpapasalamat ako, marami tayong mga kabataan ngayon na talaga namang nagising na sa katotohanan. Alam na nila yung katotohanan, mulat na sila. Kaya marami rin kabataan ang nagagalit sapagkat pakiramdam nila, dinaya sila, niloko sila. No? Ilan lang yan sa mga pagbabago na naganap after EDSA Revolution. Tanong, maganda ba ang dulot? Kayo na mga nanonood sa akin ngayon, kayo na mga makapapanood pa nitong aking video, kayo ang sumagot. Comment nyo sa baba, ano ang maganda na naidulot ng EDSA Revolution? Ngayon, meron akong gustong mga ipakita sa inyo na ilan lang sa mga sinayang, binago ng mga namuno sa bansa after EDSA Revolution. Papakita ko sa inyo. Una, ilalagay ko dyan sa screen, ano, isa-isa. Dahil sa 1986 EDSA, pinalitan ang pangalan ng Rizal Multipurpose Arena at ginawang Ninoy Aquino Stadium. Itong Rizal Multipurpose Arena na ito ay ginawa o na-construct noong 1927 at ipinangalan sunod doon sa ating national hero, si Jose Rizal. But then, 1989 ay pina-renovate ito ni Corazon Aquino. Take note, renovation lang. Hindi talaga siya yung nagpagawa, renovation lang. At pagkatapos, ay pinalitan na yung pangalan. Ginawa ng Ninoy Aquino Stadium. So yan. Susunod, dahil sa EDSA, nawala yung University of Life sa Ultra, no, Philippine Sports Complex. It was founded by First Lady Imelda Marcos in 1980 and brought 400 students from Metro Manila and 1,600 from the rest of the Philippines
Students were housed, fed, given a stipend, and provided a non-formal education. Problem-oriented training, the university was closed by Corazon Aquino administration. Susunod, dahil sa 1986 EDSA, na-privatize ang Metropolitan Waterworks and Sewerage System. Ito yung MWSS, no? In 1997, the government of Fidel V. Ramos transferred the operational responsibilities of MWSS to Manila Water Company Corporation. Ito yung Alay Ayala. And Maynila Water Services Corporation. Ito naman yung Benpress Holdings Corporation and Ondeo Water Services Incorporation. Kaya dyan na tayo nakaranas ng mga mahal na yung mga singilin sa tubig, di ba? Dahil yung sa mga sewerage system ay isinasama na doon sa konsumo pagdating sa bill ng tubig. Ano pa? Dahil sa 1986 EDSA Revolution, naibalik ang pork barrel ng mga senador at kongresista, na ito ngayon ang pinagmumulan ng matinding corruption, no? Kasi kapag kumuha ng pork barrel yung mga kongresista sa mga senador, kahit walang project, sasabihin nila meron silang pinagawa. Pero saan napunta yung pera? Diba? Nagiging daan ito ng corruption. Then, dahil sa 1986 EDSA, eto na, ang pinakamalaksakit sa lahat. Nabenta ang 60% ng government-owned Petron Corporation. Diba? Naibenta yan, yung 60%. Kanino? Sa mga kamag-anak ni Corazon Aquino. No? Then, isa pa sa mga nabenta, ang 67% ng government-owned Philippine Airlines. In January 1992, the government of Corazon Aquino sold 67% share of Philippines Airlines for 9.78 billion pesos to AB Capital Investment Corporation. AB Capital represented a consortium of Philippine interests headed by Soriano and Cuangco families. Take note, Cuangco na naman, di ba? Kamag-anak na naman ng Aquino. Dahil din sa 1986 EDSA, pinabayaan ang mga state universities, kaya napag-iwanan na ang Pilipinas. Di ba? Totoo, noong panahon ni Ferdinand Marcos, ang antas ng edukasyon during that time, napakataas, ano? Marami pa nga mga ibang nasyonalidad ang pumupunta sa Pilipinas, lalo na sa mga naggustong mag-aral, no, sa mga state universities. Bakit? Kasi mataas yung kanilang pagkakilala sa educational system ng Pilipinas. Pero after 1986, pinabayaan yung mga state universities. Kaya ngayon, halos nandun na tayo sa kulelat pagka kinumpara sa ibang mga bansa, no? Ano pa? Dahil din sa 1986 EDSA, natigil ang anti-typhoon rockets project. Kasi noong panahon ni Marcos noon, meron mga mga dinidevelop na mga anti-typhoon rockets, di ba? Pero after 1986, wala na, napabayaan na yon, hindi na naipagpatuloy. Kaya tingnan ninyo, kapag ka meron mga bagyon dumarating, like 1991 si Uring, di ba? 2004 si Winnie, 2009 si Ondoy, 2011 si Sendong, 2012 si Pablo, 2013 Yolanda, at marami pang sumunod, di ba? Napakatitindi ng mga dagok sa atin ng mga bagyong yan. Bakit? Kasi wala na yung hindi na pinagpatuloy yung anti-typhoon rockets, di ba? Napakaganda sana nung panlaban sa mga typhoon. At dahil din sa 1986 EDSA, naging pasaway ang karamihan ng mga Pilipino. Alam nyo kasi, sa panahon ni Ferdinand E. Marcos, sa to, naging maganda yung dating ng martial law sa mga Pilipino. Bakit? Nagkaroon ng mga Pilipino noon ay sumusunod sa batas, no? Disiplinado mga tao noon. Pero after 1986, kayo na ang sumagot. Kayo na ang magsabi.
Nanatili ba ang disiplina sa mga tao, sa mga Pilipino? Sa mga kabataan, kamusta yung trato nila sa mga magulang? Yung trato nila sa kapwa nila? Kayo na sumagot. Just comment on comment section below. Kung alam ninyo, no? Dahil sa 1986, pinalitan ang pangalan ng Manila International Airport. Sino pa mga nakaabot dito ng pangalang Manila International Airport? Ako, nabutan ko yan. Dahil ang tatay ko dati ay OFW rin. Hinahatid namin sa airport. So, ang pangalan ng airport noon ay Manila International Airport, which is napakaganda, no? Napakagandang basahin, no? Napakagandang pagmasdan doon sa taas. Manila International Airport. Proud ka na ikaw ay isang Pilipino sapagkat meron kayong Manila International Airport. Pero during the term of Corazon Aquino, 1987, pinalitan ito ng Ninoy Aquino International Airport. Naiya. Bakit? Si Ninoy ba nagpagawa nito? Si Corazon ba nagpagawa nito? Bakit pinalitan ginawang Ninoy Aquino International Airport? Dahil upang alalahanin daw na doon sa Naiya o doon sa Manila International Airport, doon pinatay si Ninoy Aquino. Anong klase yan? No? Para lang alalahanin ng mga tao, maalala ng mga tao na yung lugar na yon, doon pinaslang si Ninoy Aquino International, si Ninoy Aquino, gagawin mong Ninoy Aquino International Airport na. Di ba? Dahil sa 1986 EDSA, hindi natuloy ang paglikha ng Southern Leyte Polytechnic College. Ito yung mga ilang mga project na ni President Ferdinand Marcos that time, no, na hindi na natuloy. Yan ay dapat sa Maasin, Leyte. At ito ang isa sa mga nakakapaghinayang. Dahil sa 1986 na benta ang 61% ng lupa ng Food Terminal Incorporation o yung FTI. Ano ba yung FTI? Yan yung mga, dyan iniimbak yung mga produkto ng mga magsasaka natin. Dyan iniimbak, pagkatapos dinadala doon, ibinebenta doon sa kadiwa na tinatawag dati, di ba? Dyan ibinebenta. Kaya nga ang mga bilihin noon ay mura. Napakalaki nitong FTI na ito. Ito yung pinakamalaking refrigerator, kumbaga refrigerator sa Pilipinas. Pero anong ginawa? Yung 74 hectares ng FTI ibinenta ni Aquino sa Land of Ayala Land to Ayala Land Incorporation sa halagang 24.3 billion pesos. No? Ano na ito ngayon? Sa palaang matagal na rin kasi ako nilawin ng Pilipinas, alam ko ito is parang ano na rin, no? Mga condominium na rin, mga nagtataas ang building na rin. Pero sayang, di ba sayang? Dahil sa EDSA nawala ng government, nawala ang government-owned company na Meralco. Ito na ngayon, bakit tumataas ang bill ng mga kuryente natin? Kasi dati sa panahon ni Marcos noon, maliit lang, no, mababa lang. Kayang-kaya abot sa bulsa ng mga Pilipino yung bayarin pagdating sa ilaw, sa kuryente. Pero dahil nga ito ay nawala, bakit nawala? Hindi binenta eh. Ibinigay ng libre doon sa mga kamag-anak ni Corazon Aquino. Kaya nawala. Sayang. Nawala, ibinigay ng libre, pero ang kinuwang pakinabang ay sobra-sobra pa. Grabe. Kung maningil ng ilaw sa mamamayan, di ba? Dahil sa 1986 EDSA, nagdurusa ang mga tao dahil sa value added tax. 10%. Dati 10%. Pagkatapos iminungkahi ni Ralph Recto, nagawing 12%. Kaya lalo naging pabigat sa lahat ng mamamayan. Isipin ninyo, ang hirap na nga ng buhay. Yung mga obrero natin, yung mga manggagawa natin, umaasa lamang doon sa kakarampot na kita. Pagkatapos kapag ka namili ka ng pagkain, namili ka ng kung ano-ano, meron pang 10% hanggang 12% na back. Di ba? Napakatinding pabigat yun. Kaya nga lalong tumindi ang paghihirap ng mga Pilipino. Dahil din sa 1986 EDSA, nabenta ang 60% ng government-owned Petron Corporation. Di ba? Napakarami nilang
napakarami nilang mga pinagbebenta, no? Which is sana pakikinabangan ng mga Pilipino. Yung Manila Transit Corporation na bumabiyahe, na sino ba nakaabot din yung mga love bus? Di ba ako? Naalala ko pag bumabiyahe kami ng lola ko sa Manila noon, pag bumibisita siya sa kanya mga kapatid sa Las Piñas, at saka sa Paranaque, nakakasakay kami dyan sa love bus. Kaya ako na-experience ko yan, yung love bus na yan. Ano? Mura lang ang pamasahe noon, that time. Di ba malaking tulong sana ito. Pero, wala. Sinayang. Di ba? Yung National Steel Corporation, ibinenta ni Benta Boy, no? Sino ba yung Benta Boy? Si Fidel Ramos. Na dapat sana, kung itong National Steel Corporation na ito sa Iligan City ay talagang nabakapan na lang ng gobyerno, malaking tulong ito sa mga Pilipino. Maraming mga Pilipino ang magkakaroon ng trabaho, mananatili sa trabaho nila. At hindi na kinakailangan umangkat pa ng bakal. Di ba? Pero anong ginawa ni Fidel Ramos? Ibinenta ito. Kaya during that time, nasa 4,200 Filipinos ang nawala ng trabaho, naging unemployed. Di ba? Nakadagdag na naman yun sa mga maghihirap ng mga Pilipino. At ito ang pinakamalupit. Itong Bataan Nuclear Power Plant. Ipinagawa ito ng dating Pangulong Ferdinand Marcos sa layunin niya na hindi na tayo mag-angkat pa ng langis. Hindi na tayo umasa pa o sumunod pa o mag-abol pa doon sa pagpapalit-palit ng presyo ng mga ng langis, no? At makatulong ito sa lahat ng mamamayan pagdating sa enerhiya, sa ilaw at sa kung ano-ano pa. Natapos ito ng dating Pangulong Marcos bago siya umalis. At yun nga yung kanyang panawagan kay pakiusap kay Corazon Aquino na ipagpatuloy yung Bataan Nuclear Power Plant. Pero anong sagot ni Corazon Aquino? Hindi niya pinayagan. Bakit? Kasi ang sabi niya, maaalala raw ng mga taong bayan si Ferdinand Marcos kapag ka ipinagpatuloy ang Bataan Nuclear Power Plant. Yan ang klase ng isipan meron ang sumunod na Pangulo pagkatapos ni Ferdinand Marcos. Dahil sa isipang ito, lalong nalugmok ang taong bayan. Ngayon ang tanong ko mga kababayan, kayo ang sumagot. Meron bang nabago? Ako sasagot, meron. Ano ang nabago? Para sa kabutihan ba? O lalong nagpalugmok? Kaya ang tanong, uling tanong ko ngayon, dapat ba bang alalahanin ang EDSA Revolution na nangyari noong 1986? Iiwanan ko yung tanong na yan sa inyo, mga kababayan. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat.